Ito na yung pangatlong araw ng aming paglalakbay. Nagaling na tayo sa Bigan, Ilocos Sur. At ngayon, dito tayo sa Baguio. Sa pagkakataong ito, kailangan na rin natin bumalik ng Tagaytay. Tara mga katawad, samahan nyo kami sa aming paglalakbay, pabalik ng Tagaytay. Mga katod, ang ating challenge ngayon, bababa na tayo ng Tagaytay. Baguio to Tagaytay tayo. Natapos na yung pa natin dito sa Baguio City. Nakatulog na rin tayo, nakatulog na rin tayo dito kagabi. Ngayon naman ang ating gagawin, magbabiyahe tayo Baguio to Tagaytay. Pero bago lahat, bibili muna tayo ng walis. At kasi kailangan ng walis sa bahay, wala nang walis sa bahay. Ate, magkano ito? 250 po, sir. 250, wala nang tawad? 230 po. Ah, sige. 230. Matibay ba ito? Yes, sir. Matibay yun ito sa mga kapal. Maganda yung pagkagawa ngay, sir. Pero maganda siya, no? Kasing ganda ng nagtitinda. 250 ito, 230. Pwede. Apa. Sige. Bigyan mo ako ng... Isa lang naman ang bahay ko. Isa lang siguro. Yan. Alam ko ito ay igurota kasi. Yan. Bumili ako ng walis dito mga katoda. Ito ay 250 raw. Pero nakatawad tayo kay ate ng binigay sa akin ng 230. Pwede na ito. Tsaka mga katoda yun o. Mga gulay kung gusto nyo. Ayan. Punta lang kayo rito sa Marcos Highway. Marcos Highway, Highlands, Highland Veggies and Pasalubong. Ito, Highland Veggies. Hindi lang kayo rito. May mga bawang. Alam ko itong bawang na ito, nanggaling ito ng Ilocos Norte. Ha? Native. Walaon yan, pero hindi ko alam kung saan. Uy, marami pa na rin sa loko. Masok tayo rito. 3 for 200 lang. Ayan o. 3 for 200. Ulay nga. Ito, 3 for 200? Yes, po, sir. Yan po is 3 for 200. Pwede mong i-assorted sa mga brittle or meatballs. Yan. Ito. 3 for 150? O, alin ba ito? 3 for 150. Ito? 3 for 150? Opo, sir. 3 for 150 po, sir. Yan. Mga, saan ginawa kaya ito? Pero galing yan sa Ipugaw daw po. Ah, Ipugaw. Wow. Yes, yun ang matindi. Ipugaw. Pero may nakita akong kakaiba dito. Ang ganda ng ashtray. Ito oh. Wow. Ang liit ano. Ang liit ang ashtray. Dito ha. Dito maliit ha. Itong ashtray. Maliit. Naman tama lang sa pagsigari sa kanya. Bakit tayo mga... Chinen! Wow. Galing ha. Di ba magasgas yan? Gagaganan. Sige. Ano ba ito? Egg. Marble to? Yes po, marble egg massage. Marble egg massage? Paano egg massage? Sabay, ginaganyan mo lang po siya. Dito? Apo, pwede din sa mga kamay. Pero tatanggalin ko yung plastic pagka minasahe ko. Apo. Ah, ganun. Ah, galing ah. Pwede rin pang bato, ano? Pagka... May kaway ka, bato. May kaway ka. Bato yun nga. Ikot lang ako, ha? Ikot lang ako. May sangkalan. Ayan. Mura lang. 150. Okay. Ang ganda. Marami silang kwan dito.
Ayan. Sige. Hindi ko metallic. Ayan. Kabili na tayo ng walis. Tsaka, ito yung isang masarap dito. Cheese bar. Baguio City. Ayan. Ito masarap. Lagi akong kumakain nito dati nung nagpupunta ako ng Baguio. Okay. Tara na. Tignan natin yan. Sa ating cooler. Tara na mga katada. Baba na tayo. Pababa na tayo. Eh mga katoda, kung mapapansin rin yun sa Marcos Highway, pag bababa ka, nakalagay dyan, may mga sign dyan, change to low gear. Sabi, mag low gear daw tayo kasi masyadong kalusong ang daan. Ayan. Thank you.
Kain muna tayo. Kain muna tayo, Adi. Passenger princess. Gagigising lang. Oh. Simula bagyo yata tulog to hanggang dito makababa na kami ng pugulo niyon. Ay, sasabihin ko nga pala, nung umakit kami ng Baguio, doon kami dumaan sa Naguilian. Nagpaalam ako sa pulis doon kung pwede kami pumasok ng Baguio. Sabi naman nila pwede raw, basta meron lang mga lugar na hindi pwedeng dumaan yung three wheels yan, katulad ng Bagyari. Pero tinuruan tayo ng pulis, mag-Marcos Highway na lang daw tayo pagbaba para hindi tayo masyadong lumayo ang daan. Pwede naman daw palang bumaba sa Marcos Highway. Kaya ngayon, Marcos Highway na kami bumaba, dito na kami sa Pugo ngayon. Kaya maraming salamat kay Sir dyan sa Station 1 sa Baguio City. Maraming salamat, Sir. Ano, Jero? Hello, andito muna kami sa... Anong lugar to, ate? Palina, Pugo. Palina, Pugulo. Yun na pala to. Kakain muna kami. Nakagaling na kami ng Baguio. Yan. Bago kami pumunta ng Tagaytay, kakain muna kami rito. Tara, kumain muna tayo mga katod at gutom na ako. Baka ako yung mag-pull-ups na sa gutom. Okay? Tatlong kanin po. Ito, masarap dito. Kaya dumaan na kayo dito at dito na kayo kumain. Yan. Titignan natin yung luto nila. Yan, tara. Pagod sa biyahe, nakakain dito sa Pugula Union. Nabusog, inantok. Ito ang mahirap dito pag kakabusog ka, antokin ka. Mahaba pa ang ating takbukin. Mahaba pa ang ating takbukin para makauwi ng Tagaytay, malayo pa. Pero kaya-kaya yan, walang problema. Kaya-kaya, walang problema. Basta si Jito na ang pinag-usapan. Kahit apare hanggang pulo. Mula apare hanggang pulo. Saan ka man ay halina kayo. Isang libo, isang tua, buong bansa. EAT. Tayo sa Pugula Union. Nakagaling na tayo ng Baguio. Magpo-full tank muna tayo dito. Kasi ang huling full tank natin sa Kumpa sa Santa Cruz, Ilocos Sur pa yon. Mauna tayo ng Baguio muna. Kuha natin kung mga magkano mauubos natin dito tayo ng Baguio. Bababa rito ang Pugo. Kuha natin kung nakailan tayo na ubos na gasolina. Mga katoda, nakapagkarga tayo ng 275. Tingnan mo yung napakatipid ng bukyo. 4.4 liter na nga inabot ng gasolina ko, ha. Galing ako ng Santa Cruz, La Union, ng Ilocos Sur. Makita ko ng Baguio, bumaba ako sa Pugo. Umikot ako Marcos Highway. Ito, 275 pesos lang ang aking gasolina. Tingnan nyo yun. Napakatipid talaga ng Bajari natin. Sige na mga katoda, mamaya na lang. Update na lang tayo mamaya. How wonderful would it be?
Urdaneta, Pangasinan. Talaga napakainit ng aming biyahe. Ang oras, oh, tanghalin tapat. Alauna ng tanghali. Napaka-traffic, tapos napakainit ng karsada. Eh, bukod sa antok na rin kami, antok na yung mga bata. Kung bukuyon natin, sobrang init, napapagod na, kaya pagpapahingahin muna natin dito. Siguro mga 6 na oras lang tayo magpapahinga rito, matutulog lang tayo rito. Minakon tayo rito, yung transient. Dito tayo matutulog. Oh, aircon naman yan, aircon. Tama-tama, pag kuha namin mamaya, pag gising namin, may naka-charge na ako, naka-charge na ang buko, naka-charge na kami lahat. Para pagpasok namin ng Manila, hindi na siya masyadong traffic at saka maluag-luag para diretso na tayo ng Tagaytay. Okay mga katoda, mamaya na lang tayo. Update na lang tayo mamaya pagka tulog namin. 8 hours later. Tayo sa Pangasinan, huling bayan ng Pangasinan to, Carmen. Pagkatapos ito, Manuel, Tarlac na yun. Tatakbo pa tayo siguro ng mga 6 na oras hanggang sa Tagaytay. Update na lang mga katoda, magkasan tayo mamaya. Kasi natapos na ating paglalakbay dyan sa Ilocos, sa Baguio. Ayan, pabalik na tayo ng Tagaytay yun. At saka para makapasok kami sa Manila ng hintayin natin siya. Sige mga katoda, mamaya na lang at dito na lang kayo, nasa na kami. Importante, bago sumikat ang araw, nandun tayo sa Tagaytay para okay. Okay? Magkakarga muna tayo ng gasolina dito sa Tarlac Petron. Siguro itong kakarga natin nato sa Tarlac. Abot na siguro ito sa Tagaytay. Ito na siguro yung puntang natin ng Tagaytay na siguro ito. Malalaman natin kung magkano may kakarga natin. Wala. Pugulaw nyo, tapos ang Tarlac, 251 pesos. Ayun na mga katoda, update na lang tayo mamaya sa daan. Siguro mga 4 a.m. nandun na tayo sa Tagaytay. Okay? Kapi-kapi muna tayo mga katoda habang nagtatanggal ng antok. Hello. Ano ininom mo? Chocolate? Kape. How wonderful would it
tayong isang oras bago tayo makarating ng Imus Cavite, tapos simula Imus siguro hanggang Tagaytay siguro nasa isang oras pa rin. Kaya time check is 2:15 AM. Meron pa tayong sabihin natin 2 oras bago makarating ng Tagaytay. At doon po natatapos ang ating road trip. Update na lang tayo mga kanota. Ayan, medyo malawag dito sa Manila. Wala traffic. Sige na mga kanota, mamaya na lang ulit. Dito na tayo sa Imus Cavite. Nasa Cavite na uli tayo. Time check is 3:45. Mga 45 minutes na lang siguro nasa bahay na uli tayo sa Tagaytay. Paki-subscribe na lang po ang ating YouTube channel, Jay Toda Vlog. Marami pong salamat. Hanggang sa muli mga katoda. Good morning. Ayan mga katoda, andito na uli kami sa Mendez, sa Tagaytay. Nag-full tank lang tayo sa gaso para malaman natin, makompute natin lahat ang ating nagamit na gasolina simula Tagaytay, pumunta ng Ilocos, Bigan, umikot ng Baguio, bumaba ng Marcos Highway, bumalik ng Tagaytay. Maya-maya lang, makukompute natin lahat-lahat kung magkano ang ating naubos na gasolina para malaman ng iba pa nating mga kabadyari kung magkano ang makukonsume nila kung sakali silang pupunta ng Baguio. Nagpapasalamat nga pala ako sa kay Sherby ko sa Bantay Ilocos Branch, tsaka kay Idol Mac Tour, maraming maraming salamat, at tsaka sa nagbigay sa amin ng dilis, sila pala yung nagsusupply ng dilis sa Baguio. Maraming maraming salamat po at sa lahat ng tumulong sa amin dyan sa Ilocos Sur, tsaka kay Sir Police ng Station 1, Baguio City, maraming maraming pong salamat. At sa mga nagpatuloy, nagpakain, maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang aming video. At sana po mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, Jay Toda Vlog. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli pong video natin. Thank you.